Good afternoon, dear brothers and sisters. Since this morning, my cell phone has not stopped receiving messages of Happy Valentine's Day. I will tell you, since I entered the seminary until now, for 20 years, I have not celebrated Valentine's Day. Baka sabihin niyo si Father ang KJ, no? I have not celebrated Valentine's Day for so many years. So for those who have messaged me, I have not yet responded to them, even one. Kasi para sa akin, I don't celebrate Valentine's Day. But surprisingly, the two readings today speak about the heart. So, hindi ako nakataka sa Valentine's Day today dahil ang mga pagbasa ngayong araw na ito ay tungkol sa puso ng tao. And we will learn in our readings today that in the Bible, the function of the heart is not to feel. In the Bible, the function of the heart is to understand. Sa Biblia, ang puso ay hindi lamang nakakaramdam. Sa Biblia, nag-iisip din ang puso. Kaya ang isang taong nagmamahal ay lalong nag-iisip. Ang isang taong nagmamahal ay lalong marunong umunawa. That is why in our gospel reading today, Jesus tells his disciples, "Are your hearts hardened? Do you not understand or comprehend? Do you not remember?" Sabi ni Jesus sa mga alagad niya, ang mga puso niyo ba ay matigas na kasi hindi na kayo nakakaunawa, hindi na kayo nag-iisip, at hindi na kayo nakaaalala? Many times, my dear brothers and sisters, we say that when you love, you do not think anymore. Maraming nagsasabi niyan, nako, in love yan, kaya hindi nag-iisip yan. In love yan, kaya ang pinapagana lang niya, ang nararamdaman niya, at hindi ang utak niya. Hindi ganyan sa Biblia. In the Bible, the function of the heart is to learn, to understand, to remember. Kaya kapag ka ang pagmamahal mo ay hindi ka na pinag-iisip, tingnan mong mabuti kung pagmamahal ba talaga yan. Ang puso ay nag-iisip din. That is why in our first reading today from the book of Genesis, we see the tragedy of the people at that time. According to our first reading, their hearts conceived evil. Nakalimutan ng puso nila ang kabutihan ng Diyos. Kaya ang puso nila ay nag-iisip na lang palagi ng masama. Ang puso pala ay nag-iisip din. At ang puso ay nakakaunawa at nakakalimot din. That is why we are reminded today in the Bible that the function of the heart is not just to feel, but also to think, to understand, to remember. We commemorate today Saints Cyril and Methodius. They are brothers. The other is a bishop,
the other is a monk. But both of them were sent to mission to Eastern Europe, to the Slavic peoples. But since the church uses Greek and Latin, the Slavic people did not understand the faith. They were not able to worship because they did not understand Greek and Latin. So what did Methodius and Cyril do? They translated it into their own language para maunawaan nila. This teaches us, my dear brothers and sisters, that you can only love what you understand. Hindi mo kayang mahalin ng tao na yan kung hindi mo siya nauunawaan. Tama na, no? Baka kinikilig na kayo, no? sa aking homily, no? Baka kilig na ang mga nakikinig, no? But my dear brothers and sisters, as we continue this celebration today, and I know many of you, maybe also including me, celebrate today Hearts Day. But let us understand the heart using the Bible and our faith. The heart thinks. The heart understands. Nag-iisip dapat ang puso. At nawa ang mga taong nagmamahal ay lalong marunong mag-isip at umunawa. Amen. Please stand.